So same, no? Still, we will use the same given table as with the last time. Hanggang sa pinakauna natin ginagawa, ito pa rin yun. Oxygen and hydrocarbon levels, no? We will continue this one. So, kinukontinue lang natin siya class, no? Ayan, nakuha na natin dito yung kanyang prediction line, and then nakuha natin yung kanyang mga estimator of variance. Ayan, mga value na yan. Nakuha din natin yung population variance, no? Estimator of variance. And then, we did the test of hypothesis using t-stat, and we reject the null. Similarly, using ANOVA test, it states that the value of f-stat is greater than the table values, we will also reject the null. Therefore, there is an evidence that there is a linear relationship between x and y. Now, we will do the confidence interval. Ito nga. Ang gagamitin natin is slope, no? Formula for the slope. Okay, so let's do this. So still, it is in yung purity levels, di ba? So ang required is to find the confidence interval on the slope. Di ba? Yan yung kailangan natin eh. What is slope? B hat sub 1. No? Any naman dito sa dalawa, pero I prefer slope, no? Mas maikli yung formula niya kasi. Okay. So given, ang given natin, sabi ng problem, ang given na alpha or the significance level is 0.05. Ibig sabihin niyan, ang confidence interval natin is 95%. No? Yan ang given, ha? Sabi dun sa e-book. Ano pa yung given natin? Ano pa dapat hanapin? B hat sub 1, di ba? What is our value of B hat sub 1? Doon sa dati natin, B hat sub 1 is 15.41. Ito, oh. 15.41. So, gagamitin ulit natin yan, class. No, magagamit yan. Okay. Ano pa yung kailangan? S sub double X. S sub double X. Ang kailangan. So, S sub double X. Oh, nasa pinakataas pa siya. Hanapin natin. Ayun. No, ito. 0.66. Yan. So, gagamitin natin yan, class. Huwag kayong mag-alala. Gamit na nagamit na lahat yan. Okay. 0.66. And then, lastly, ano pa yung kailangan? Yung ating estimator of the variance, no? Sigma squared hat. Ano yung value na nakuha natin? Based doon sa kinompute natin dati. Ayan o, MSE. Yung MSE na lang eh. Tingnan nyo yung MSE. Kasi di ba note? Sa last time, di ba? Note that MSE. Doon sa ANOVA test, ha? Class. Note, dito pa lang makukuha nyo na. Note that MSE is equals to the estimator of the variance. Ano ba yung MSE natin? That is 0.92, di ba? O, dyan pa lang, kahit di ka na umakyat, makukuha mo na. That is 0.92. Understood? No? Ganyan lang kadali yan. Ano ba yan? Okay, so solution. No? So, the formula for the slope, the confidence interval is sigma hat beta sub 1 hat minus t, no? Sigma divided by 2, comma n minus 2. So, ibig sabihin yan, pag nakita nyo na yan, titingin tayo sa t-table. Sa t-distribution table, ha? Ibig sabihin yan. Square root of estimator of the variance divided by s double x. No? And then, this is the, ano, no? Slope. Less than or equal. And then, ito yung left side, class, ha? This is the left side. Ito. Tapos, yung right side, ganun din, class. Similar lang yan.
no? Although ang sign, no, itong sign kung dito negative, do sa right side siyempre positive, 'di ba? Sa ano natin number line, sa number line negative yung nasa left side, positive yung nasa right side. So ganun lang, no? Okay? So we have the the value at the T table. Ikanan natin. Multiplied by ganun din, no? Estimator of the variance divided by S double X. So we fill this up, no? Substitute yung mga values diyan. Okay? So yung pagkakaiba lang yan, ito yung ito positive, yung isa negative. This is left side, this is right side, di ba? Na-visualize niyo na. So ang confidence interval niyan, parang ang mangyayari, mangyayari diyan, this is the Y, di ba? Parang ganoon, di ba? Ganyan, parang ganyan. So ganyan ang ano. Okay? So ganyan yung ano natin. Babat naging ano yan? Pentagon. Okay, parang ganyan. Okay, buray na natin yan. Para hindi kayo magulo. Okay, so substitute. What is B hat sub 1? 15.41. Minus T. Ano yung ating ano, alpha? Alpha is 0.05 divided by 2. That is 0.025. Diba? 0.05 divided by 2 is 0.025. Comma. Ano yung n natin, class? N is equals to 20, diba? So, 20 minus 2, 18. Okay. So, ganyan. Ano yung ano natin, yung estimator? That is 0.92. Divided by S sub double X, 0.66. Diba? Okay, that is the left side. Kasi di ba pag interval, may left side, may right side. Okay, ganun din naman, no? 15.41. Although it is positive na, T, 0.025, kopihin nyo lang yun sa kabila. No? Multiplied by 0.92 divided by 0.66. Okay. Ngayon, getting the value nito. Una, hanapin natin yung value niyan. Saka yan, sa T-table. Punta tayo sa T-table. That is 0.25 and 18, no? Degrees of freedom. Ay, dito siya. Yan. So, T-distribution. Sinabi natin is 0.05% divided by 2, 0.025. Ito yun. Class, ito yung, itong ano na yan. Itong, ito, ito. Itong column na yan. Yan yun. No, class? At 5% divided by 2, 2.5%. Diba? Ganun lang yan. Ito yun. Itong column na yun. Ngayon, hanapin nyo yung degrees of freedom na 18. Ito yun, diba? So, ano, saan ang tapat niya? 2.101. Diba, class? Oh, yan yun. 2.101. Oh, diba nakikita nyo? 2.101. Laki pa natin. Ayan, ganyan lang pagbasa ng ano. Table, 2.101. Ito. Okay, so ilagay natin na yan. Laki na natin para ano. So, nandiyan, total, nandiyan na yung formula eh. 2.101. So, ganyan is 15.41 minus, magiging 2.101 na yan. No? And then, you solve this one. Then, ganyan na yan. And then, yan, ito yung interval natin is 15.41 plus na yan, no? Ay, sorry. That is 2.101 square root of 0.92 divided by 0.66. So you will solve both sides, no? Both sides. You will solve this left side and also the right side. Pag na-solve niyo yan, no, using your ano no calculator, this left side will be positive 12.93, itong kaliwa, no? And then yung kanan, you will copy this lang naman. Yung kanan ito, pag sinolve niyan, that is positive 17.89. Okay. So we interpret na pagkatapos, no?
So ang ruling lang dito class, kung meron sa gitna, may zero sa gitna, no? No? Means the slope is zero. No? Pag may ibig sabihin sa pagitan ng dalawang number eh zero, ibig sabihin it means that the slope is zero. Eh but since, no, lagay natin ang interpretation ha. Kasi yung interpretation kasama sa quiz ha. No? Kasi analysis eh, statistical analysis, kailangan may analysis tayo. So ang interpretation natin, class interval. Eh tanong ko sa inyo, may zero ba sa gitna ng numbers na 'yan? Is zero in between 12.93 and 17.89? Hindi po. Okay. So ngayon, therefore, class interval does not include. Oh, sinabi ni ano? Zero. Oh, does not include zero in between. So lalagyan niyo siya ng ano sa quiz ha, interpretation ha, in between. Therefore, there is a strong evidence at alpha 0.05 that the slope is not zero. Yan. So ano ibig sabihin nito? Kasi pag slope ang pag slope ay zero, no? Pag ginrap niyo 'yan, no? Ang slope ay zero, ganyan yung kanyang graph. No? Ibig sabihin, bihat sa buwan, abihat sa buwan, ang slope is zero. Wala siyang slope. No? Pero kung ang slope natin is equal to 1, no? This will ganito yung kanyang behavior, no? Ibig sabihin, we have evidence that this given table about hydrocarbon and oxygen level, ang slope niya has linearity, no? They have linear, it has linearity because the slope is somewhat, pwede siyang 1 or near to 1, no? And it has, it supports the evidence na there is a relationship between hydrocarbon levels and purity level, no? So, ibig sabihin, slope is not zero. Kasi, ganito maaari yung ating kalalabasan pag ginrap natin yung hydrocarbon level and purity level na table. Diba? Naintindihan? Kanya lang kadali yan. No? Class interval does not include zero. Therefore, there's a strong evidence that at alpha 0.05, that the slope is not zero. Or it has linearity. No? Pwede nyo lagyan dito ng continuation or it has linearity. Yan. So, itong klase interval na pag-solve natin supports yung mga interpretation natin sa saan? Dito sa ANOVA test, no? Sinuportahan din niya itong hypothesis testing, no? Because there is a linear relationship. Okay? So support lang 'yan. No? Pinatitibay niya ang ating analysis. Okay, lastly. Anong kailangan nating isolve pa isa? No? Yung isang na isosolve natin is 'yan. The coefficient of determination. So we will solve the coefficient of determination. Malapit na tayo, no? Okay. So, coefficient of determination. Ito, isa sa pinaka-importante. Na, since it has linearity, pwede rin nitong i-prove yung, ano yan, yung kanilang claim. Itong pag-compute natin ng coefficient of determination. Okay, so what is the formula? R squared is equals to SS sub R or over SS of T. Or pwede ring 1 minus SS sub E
over SST. Kahit anong pwedeng gamitin na formula. So, isolve natin yan. Bigay nyo lang yung mga ano natin, give na kuha natin. Nakuha naman natin lahat yan eh. SSR. What is SSR? Ayan, no? SSR is 15672. Ito. No? SSR is 15672. Yan, ito yung nakuha natin. Yung sa ANOVA test natin. So, we put SSR as 156.72. Divided by SST. No, nakuha din natin yan eh. Class eh. O, diba? O, yun. Nakabilog na. 173.35. Lagay natin yan. 173.35. Okay, compute, no? R squared, therefore, is ano? 0.90 into decimal places. Okay, this is the coefficient of determination. No? Okay. What else? Ano pa yung kukumputin natin after that? Now, finally, ang kukumputin natin eh yung ito, correlation coefficient, no? Correlation coefficient. No, correlation coefficient, napakahaba ng ano, ng formula, class, no? Pero don't you worry, kasi ang formula, ang ano lang naman yan is the square root of R squared, di ba? O, the square root of R squared. Kasi makakancel yung 2 eh, di ba? O, square root lang ng 0.90. No? O, yan lang yan. Mm. So, therefore, the square root of 0.90 is 0.95% in two decimal places. Or if you multiply this, this is 95%. No? Ngayon, ano interpretation yan? So, kung titingnan natin yung ano, actually, class, nakashare itong updated na ano, ah, na PowerPoint doon sa BB class, ah. Doon sa, ano. Okay, ito yung interpretation yan. Sa, nasaan yung 0.95 dyan? Nasa positive side, di ba? So, nandito. Sa pagitan nitong very strong correlation. Yan. So, yan ang ating magiging interpretation. No? It has, so therefore, there is a very strong positive, no, nasa positive side siya, very strong positive correlation between X and Y or the oxygen purity and hydrocarbon levels. Yan, no? So, again, this analysis using the coefficient correlation R supports the other hypothesis yung ginawa natin sa taas. Okay, that's it, class, no?